Marami na rin palang comments itong mga in-upload natin na videos. Tingnan natin. Ito yung isa, sabi niya, kaya mo yan, Donna. Fight, fight lang. Ito namang isa, sabi niya, workout ka para sa self mo, hindi para sa ibang tao. Naku, thank you naman dito kay Jenny and Fry. Sobrang na-inspire naman talaga ako sa mga comments ninyo. Alam niyo, dapat ganito lang talaga yung mga comments, yung nakaka-inspire. Ito, meron pang pahabol. Sabi niya, mahal na mahal kita, Idol Donna. Oy, thank you, Sheila May. Naku, buti ka pa. Love mo ako. Teka, ito, may isa pa. Sabi niya, mahal ka ba niya? Eto namang si RB. Naku, napakabasag trip mo naman. Ikaw talaga. Pero ang hirap sagutin yan, ha? Yung mahal ka ba niya? Kailangan yata ako magtatanong sa kanya nun. Pero alam niyo, dapat positive vibes lang tayo lagi. Yung good vibes lang. Alam niyo, madlang online universe. Kakatapos ng, di ba, ng World's Kindness Day. Naku, kaya naman pala natin magpakabait ng isang araw. Bakit hindi na lang natin araw-arawin, di ba? Yung gumawa tayo ng kabutihan sa ibang tao, yung kahit hindi kanya mahal, mahalin mo siya, mga ganong bagay ba. World Kindness Day, isang araw lang yun. Naku, kayang-kaya natin yan. At eto ha, speaking of kindness. Alam nyo ba na kahit may ginawang masama sa inyong isang tao, kaya nyo pa rin magpasalamat sa kanya. For example, yung ex-boyfriend o ex-girlfriend ninyo, nako, meron at meron pa rin kayong ipapagpasalamat sa kanila. Gusto nyong malaman kung ano? Eto, ang number one na kailangan mong ipagpasalamat sa iyong ex, nako, kung dati, hindi mo maisuot ang gusto mong isuot dahil super conservative kuno nitong ex-boyfriend, ex-girlfriend mo. Ni halos hindi ka makapagsuot ng kahit na anong kita man lang, ang kahit na anong parte ng katawan mo. Yung halos t-shirt at jeans ka na lang. Ayaw pa nga niya ng ripped jeans kasi halos pati yung ripped na part ng jeans mo, gusto niyang takpan. Naku, ngayon, na-break na kayo. Maisusuot mo na kung ano ang gusto mong isuot. Yung confident ka, yung para sa sarili mo, hindi yung para sa iba. Number 2, na kailangan mong ipagpasalamat sa iyong ex. Nako, kung dati pang dalawang tao ang gastos mo. Sige, isa na. Dalawa na lang pala. Thank you. Solo mo na ang lahat ng pera mo. Hindi ka na masu-short sa budget mo at goodbye ka na rin sa petsa de peligro. Naku, pero ito, magpasalamat ka rin naman sa kanya sa mga iilang beses na nilibre ka niya. Pero doon, sa mga in a relationship pa rin hanggang ngayon, kung hindi ka magastusan ni isang kusing niyang jowa mo, ay naku, magtaka ka na. Kasi baka dalawa kayo at yung isa ang ginagastusan niya. Isip. Eto naman ang number 3 na kailangan mong ipagpasalamat sa iyong ex. Nako, ang dami niyang naiturong virtues sa inyo. Imagine, tinuruan ka niya kung paano maghintay. Eto pa, tinuruan ka rin niya kung paano maging madasalin. Hi! Lord, pinginom pa ako ng patience, please. Please, sana tumating na siya. Marami pa, tinuruan ka niya kung paano ka maging maintindihin. Bakit ako na-late? Kasi bumili pa ako ng mga donuts. Wala sa? Sa kotse, di mo alis pa tayo?
Umuwi ka na, baby. Lagi na lang ako pinaghihintay ng ganito. Iyak. At kung paano maging mapagpatawad? Last na to, Gaga. Last na yan, ha? Gaga. Hindi pa rin tayo mag-i. Bakit naman? Hindi, ako naman kakantahan. O, diba? Napakarami. Kulang na lang patayuan kanya ng rebulto sa lahat ng bagay na tiniis at pinagdasal mo para sa kanya. Number 4, na kailangan mong ipagpasalamat sa iyong ex. Natuto kang kumilatis ng tao. Naku, yung best friend mo na best in PE, as in papansin at ex-sanadora. Yung lagi sumasabit ba sa lakad ninyo? Nako, natutunan mo na kung paano kumilatis ng best friend, third wheel, at third party. O, diba? Eh kasi kung dati, kasakasama nyo lang yung best friend ninyo sa mga lakad ninyong dalawa, aba, next time, pansinin mo, nagsosolo na sila at hindi ka na kasama. Ngayon, alam mo na ang pagkakaiba ng third wheel at third party. Kaya yung mga women's instinct na yan, maniwala kayo dyan, malakas ang kutob ninyo, malaki din ang posibilidad na tama kayo. At eto, ang pinaka-importante sa lahat, ang number 5 na kailangan mong ipagpasalamat sa ex mong manloloko. Nako, eh kung hindi kayo naghiwalay, hindi mo siguro marirealize ang self-worth mo. Hindi mo siguro malalaman na dapat hindi ka nagsisettle sa pwede na o kaya naman sa okay na yan. Alam mo, kung hindi kayo naghiwalay, malamang hindi mo alam kung ano ang halaga mo. At hindi mo alam na may ibang tao pa na pwedeng magpahalaga sa'yo. Buti na lang kamo at niloko ka niya. Thank you, ex. Niloko mo ako. Dahil kung hindi mo ako niloko, hindi ko malalaman na meron pang ibang taong pwedeng magmahal sa akin nang higit pa sa pagmamahal na ginawa mo. Kasi parang hindi mo naman ako minahal eh. Charot. Pero yun na nga, yun ang number 5. Thank you na lang kay ex. Dahil hiniwalayan mo ako. Dahil ngayon, I'm ready, I'm single, and I'm available. At eto, next time na pumasok kayo sa relationship, make sure na hindi na kayo mabubulag lang sa idea ng kayo. Isipin nyo rin yung ako at siya bago naging kayo. Lalila. Nako, eto naman si Joshua. Ang aga-aga nag-aayan ng video call. Ano ba yan? Gusto ko pa naman yung may privacy ng kaunti. Mamaya na lang kami mag-video call, diba? Later na lang yan. Naku, iba rin pala talaga yung pakiramdam kapag ikaw naman ang inahabol-habol. Charot. Pero alam ninyo, seryoso ako ha. Iba rin talaga eh, kapag ka nag-i-spread tayo ng kindness, yung positive lang, yung good vibes lang, di ba? Kaya kayo, kung meron kayong gustong ipagpasalamat sa mga ex-jowa ninyo, naku, i-comment at i-share nyo na yan dito ha. Para naman makatulong tayo dun sa mga hanggang ngayon ilugmok pa rin at hindi makamove on sa kanilang mga nag-fail na relationship. Alang. Re-replyan ko to siyempre. Ayan na nga. O siya, kailangan ko na maghanda. Kasi kahit video call lang to, kailangan mukhang mabango pa rin ako. Effort din. Alang. Wait.